Magandang hapon po sa lahat. Magamiglap siya po sa lahat. Sa lahat ng mga Rochelle fans, sa mga nagmamahal kay Rowell at sa kay Rachel, magandang araw po sa inyo. So bago ang lahat guys, no? Bago tayo magsimula na mayroon tayong i-react na importanteng mahalaga or mahalagang importante. So please to support guys, sa lahat po naman kasamahan ko, sila ni Miss Sims Life, Drinding Pia, Brololo Stinking, sila ni Marzano, Dongay, RC Supremo Blanc, sila ni BP1RC, Migamig Love Shara po, please to support. At saka ano guys, support po natin, support po natin guys sa lahat na sa buong team Kalingap, sila ni Kuya Val Santos, Kalingap Rob, saka ni Ate Ed na Untold Kalingap Partners. Shoutout sa lahat, no? So ito na nga ang pag-uusapan natin ngayon, no? Tungkol ito sa isang busters na isang babae. Isang babae na alam ko na malaki talaga ang pagkagusto sa isang Rowell of Malalag or sa isang Rowell Matubang. Sabihin na natin, ito na nga, may kumalat na mga voice clips. So bilang respeto na lang din, hindi ko pwedeng iparinig sa inyo. Darating din ang tamang oras or tamang panahon na marinig yun rin siguro to. Na ito na nga, na laging binabash at laging inuukray o daming sinasabing masasakit na salita o mga pangit na mga pinagsasabi, ang babaeng to laban sa langgan ating si Rachel Morales. So ang bashers na pala ito, no? Nagsisimula ito sa pangalan niya, letter J, sa capital letter J nagsimula, tapos letter N, panghuli yung letter N sa ating sa last name. So ang masasabi ko lang dito, no? Ang sarap magbura. Pero ayaw ko na lang magbura, no? So ano bang mayroon? At bakit ang dami mong sinasabing ganito ganyan sa isang langga, Rachel? Matanong lang kita, nakapunta ka na ba doon sa kanila? Ba't mo nasabing ganito ganyan, nakisyo ganito ganyan, bossy, hindi na tumutulong sa mga etc. Ang dami mong nalaman sa pamumuhay ni Rachel o sa buong pamilya ni Tatay Rizan. Kasi ang matatawag ko lang doon, ito kasi dalawang ano to eh. Kumbaga, dalawang basihan ang tingnan natin dito. Ang una dito, na gawa-gawa lang niya to o pangbabash lang talaga, kasi nga, wala naman siyang alam talaga kung sa takbo ng buhay ng pamilya na yon. Dito sa pamilya nila ni Tatay Rizan. Na sabihin kasi grito ganyan kasi sa kung anuhin kasi napagtanto ko na na-analyze ko na sa lahat ng mga sinasabi niya talaga paninira at pangbabas lang talaga ang mga pinagsasabi niya sa isang Rachel Morales. Sabihin kisyo ganito ganyan na hindi daw marunong mag-ano lahat, halos lahat. So naisip ko, bakit may ano bang mali, ano bang nagawang mali o anong nagawang kasalanan ng isang Rachel Morales sa'yo? Ang sarap po ng pangalanan talaga. Ano ang nagawa ng langga namin sa'yo at bakit nagkaganyan ka sa kanya, nagalit na galit ka? Unang-una, hindi mo siya kilala. Unang-una, hindi mo pa siya na-meet in person. Pero nakakaputang ina lang kasi yung ugali mong hayop, kang demonyo, kang babaeng impakta ka. Sorry, nakapagmura ako. Nakakapagtaka lang kasi kung isipin natin, kung anak ng tipak ng babae na to, hindi niya may kilala si Langga Rachel. Tapos kung makapagsalita, ang dami pang voice clip na lumalabas. Parang kilalang-kilala niya ang isang Rachel Morales vlog. Pasensya sa mura ko, ha? Hindi na maulit. Tapos pangalawa dito, ang isang pangalawang basihan dito,
everything, kasi sabi rin ng mga iba, ito rin yung mga analyze ng ibang kasamahan kong mga reactor, no? Ito. Ang sabi nila, pwedeng nakapagsabi siya ng ganon, kung may mga taong nakabisita na o nakapunta doon mismo sa bahay ni, doon sa bahay ng langga natin. Na sinasabing ganito, ganyan. Hindi nyo ba naiisip? Lalong-lalo ka na, letter J yung unang litra na pangalan niya. Di ba naiisip kung gaano kaano yung oras ng isang Richel Morales vlog para pagsabihan mo ng ganyan? School, pagkatapos ng school, paglabas, nagcha-charity pa, tumutulong doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Tapos pag walang pasok, sumasama sa mga pa-feeding ng kanyang langga na si Rowell. Kung may gusto ka talaga kay Rowell of Malala, kay Rowell Matubang, huwag mo idaan sa ganyan na gagawin mo ang lahat para kang anak ng demonyo, na gagawin mo ang lahat ng mga masasamang gawin, makuha mo lang kung ano yung gusto mo. May gusto ka pala, ibig sabihin mo, hindi yung idaan mo sa ganito-ganyan, manglait ka, siraan mo si Rachel, isyo, ganito-ganyan, pati yung pagmumodel. Pinasok mo na, pinungunahan mo na si Kalinga Prab, anak ka ng tipak mo nga. Kung malapit-lapit ka lang siguro sa akin, kung nagiging kapitbahay lang kita, siguro yung labi mo, tinahi ko na yan. Ginabita na kita ng dimakinang tahi. Tingnan ko yung picture mo dito. Kasi nakita ko na yung picture mo, pati yung pangalan mo. May angking ganda ka naman. Gandang pangdemonyo. Totoo naman, di ba? Tingnan natin dito. Gusto nyo bang makita pag umukha niya? Sana yan. Hindi ko lang talaga maisip kung bakit ganun ang laking galit mo kay Rachel. Kasi ang pangalan mo dito, nakatira ka sa Letter J, tapos sa pangalan niya, letter J, tapos yung panghuli, letter N. Ang apelyido niya, nagsimula sa letter A, letter L, nagtatapos sa letter A. Akala mo, hindi kita Ayan, na-search na kita, girl. Ang ganda pa ng mo dito, ha? Ang ganda pa ng wallpaper mo. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Tapos ganyan ang ugali mong babae ka. Putos. So ito na guys, siya dito ay nasa, sabihin ko na yung info, info ba siya, sana all my info, no? Wow, lives in Manila, Philippines, from Tacloban City. So sa madaling salita, Bisaya din palang tong tipaklong na to, or utak talangka na to. We'll be right back.
So yun nga guys, nakilala na namin, no? Kasi talagang ano to, pinaghahanap namin at sa awa na ng Diyos naman kagabi, nahagilap na talaga lahat ng mga admin ng mga bawat group na ano na nga, ito na nga, siya na nga, confirm, legit daw. So bilang respeto lang din sa'yo, pasensya ka na kung nakapagmura ako, pero hindi naman talaga direct na minura kita. Pasensya ulit sa'yo, bilang respeto lang din, hindi ko muna ipapakita yung pagmumuka mo, tatakpan ko muna. Pero sana, bagubuguhin mo na yung ugali mo, kasi yun na nga, unang-una, hindi ka nakatulong sa tao, baka maano pa yung tao nilalait mo, o sinabihan mo nang ito ganyan, pinapasama mo yung ugali niya sa ibang tao, baka ma-depress pa, ano, pag-iisipin, baka iyak pa, something like that, kaya dahil sa mga pinagsasabi mo, nakapag-aral ka naman sigurong hinayo pa ka, sana tigil-tigilan mo na. Kasi kung hindi talaga, kung patuloy itong gagawin mo to, araw-araw na kitang mumurahin talaga, idadamay ko buong pamilya mo, tandaan mo yun. Hindi kita tinatakot, binabalaan lang kita. Dati na akong bashers. Ayo, bahala ka. Yun lang yun. Kung may gusto ko kay Rowell, sabihin mo. Huwag yung idaan mo dito sa sabihin mong ganito, ganyan, seryoso, etc. Mga ang sasama ng mga pinagsasabi mo. Sinasabi ko sa'yo, Miss Jo. Unti ko nang ituloy pangalan mo. Bilang respeto na lang din sa'yo. Hindi ko muna kita ano. Pero hintayin natin. Baka mag-live mamaya yung chuhi ni Nanesin Morales na si Daddy Donut. Baka ma-expose ka na doon. Yung mga sabi ko, basta tigilan mo na. Walang magandang madulot yung gawin mo kasi galing na ako dyan. Graduate na ako dyan sa mga ganyang gawain. Sawang-sawa na ako magipagmurahan, magipagbardugulan sa mga bashers na katulad sa mga ugali mo hinayo pa ka. Ano yung picture mo? Ito ba yung picture mo? Ang ganda ka pa naman. Mahaba ang buhok, makinis, maputi. Ito yung ano eh, kumbaga ito yung pinagkaiba. Ipagpalagay ko ng maganda ka. Ipagpalagay ko ng may angking kagandahan ka. Ito kasi yung langga namin, kung ano yung nasa itsura niya, na maganda, maganda talaga, legit na maganda, literal na maganda, ang isang Rachel Morales vlogs. Plus points pa dito at nangunguna sa lahat, ang ganda din ng ugali. Mabait, matulungin, family-oriented, halos lahat na sa kanya na, palakaibigan pa. Ikaw naman, ito na nga, ulitin ko ulit, ipagpalagay kung maganda ka. Sabihin natin maganda kang hinayupa ka, makinis ka, maputi ka, mahaba buhok mo, pero yung ugali mo, napakaitim talaga ng budhi mo. Kung anong ginanda ng mukha mo, ganun din ang pinangit ng kalooban mo. Put! Ang sarap kong murahin, girl. Kasi alam ko dito, opinion ko yan, ah, may ginaganyan mo silang Garisel kasi may gusto ka kay Rowell. Ayun ko yung gusto mo yung sabihin mo, ganito, ganyan. Hindi yung idaan mo sa mga manghamang ka ng tao, manira ka ng tao, gawin mong masama yung tao. Huwag ganon, kasi kung nandito ka lang talaga, kung kapitbahay kita, kahit babae kasi, ay nako, sinapak ko na yung mga labi mo. Nakakapantrip lang kasi nakakainitang ulo ng mga ganyang ugali. Feeling ano pa? Feeling matalino. Sa voice clip niya, kung makapag-English, akala mo hindi rong grammar. Nako, something like because the... Where is your father? Gaga ka. Basta sinabi ko sa'yo, kung ayaw mong tigilan si Rochelle, hindi rin kita titigilan. Sabi mo. Hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng salitang bash or basher. Ipaparamdam ko yan sa'yo, girl. Tandaan mo.
Diba? Hindi pa ako nagmumura ngayon siya, hindi pa kita minura. Kumbaga, expression ko lang yun. Kasi yung aga, for example na lang, mga bash na, ano, na nasabihan ka, ano, hindi sa'yo, ha, ipaparinig ko lang sa'yo, pero hindi ikaw literal, mumurahin ko. Tangina mo, gago, pakyo. Pero may mga ganyang ugali mo kasi nakakabuwakay. Nakabuwakay ng ina, nakakainit ang ulo, nakakulo ng dugo. Basta sinasabi ko siya, tigilan mo na silang garisil. No? Ako talaga mauuna. Susundan at susundan talaga kita. Nako! Ako. So yan guys, siguro malalaman nyo maya bilang respeto lang doon, ayaw ko manguna. Gusto ko galing doon. Siguro mag-live mamaya si Daddy doon at doon nyo napakinggan kung sino siya. Baka balata ng ano yan, baka balata ng oras-oras yan. So, para sa akin talaga, magtigil ka na girl. Kung ako sa'yo, kung talagang mabait ka, kung talagang gawa ka rin ng Diyos, manghihingi ka na ng tawad. Kasi unang-una talaga, isampal ko lang sa pag-uutak mo, isampal ko lang sa pagmumukha mo, sa alimpatakan mong demonyo ka. Hindi mo kilala ang isang Rachel Morales Blanks. Pangalawa, hindi mo pa siya nakasama. Pangatlo, hindi mo talaga kilala ang pamilya na yan. Yun lang. Huwag kang maggawa-gawa ng kwento. Pangalawa, kung may ano ka man, kung sabihin mo na lang din, kung sino mang yung uranggutang nagsabi sa inyo nito ganyan na, for example, kung may nakapunta man doon tapos na naninira, naninilip, namumuna. Kasi ganyan ang karalihan sa social media eh. Manilip, mangpuna, kahit ito ganyan. Kung sino mang yung nagsabi sa inyo ganyan, sabihin mo na lang din para dalawa na kayong babalatan ko. Okay? Okay pa sa all right? Basta yun lang sabihin ko sa'yo, ha? Okay. Itong ginawa ko sa'yo, pa-happy up pa lang to. Miss Jane na lang tawag ko sa'yo. Tapos yung apelyido mo, yung ano? Tuloy. Miss Jane, pag-uwi mo na ugali mo. So yun lang, hanggat maaga pa. Kasi pag ito lumaki ang gulo, tapos padagdag ka ng madagdag, nang babas ka, Rachel. Takin mo, sasabihin ko sa'yo, mark my word. Magkakauban nila yung mga buhok mo sa ulo mo, sa kilikili mo, at saka dyan sa munay mo, hindi kita titigilan, girl. Tandaan mo. Araw-arawin kita, tandaan mo. So yun lang guys, hindi ko napabahin ito, no? Hanggang dito na lang, no? Kasi hindi na ako napagpigil din sa manrinig kong mga gito ganyan na ano, okay lang ga. Basta lang ga, Rachel. Ako yung reactor ni Suwaw Live TV. Ba, hindi ako reactor, magiging isa pa akong defender sa'yo. Yung mga iba dyan. kasamahan ko dyan. Ano? Magsasalita na rin kayo? Nagtanong lang ako, mga kasamahan ko dyan. Yung pinakamamahal natin si Langgao na iniingatan natin, iniidulo natin, ito, tinitira na naman ni Miss J. Kasi nga, ika nga, pag mahal mo yung isang tao, pag importante siya yung isang tao, pag iniidulo mo yung isang tao, makakarinig ka man ng masasakit na salita o may narinig ka mga taong nanalait o nanghamak sa kanya, masasaktan ka rin at alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Hindi ka pwedeng tatahimik ka na lang. Pag mahal mo, ipaglaban mo. Yan yung ginawa ko ngayon kay Rachel Morales Vlogs. Mahal ko yan as parang kapatid ko na bunso o parang anak ko na. Yun. Nasaktan lang din ako sa mga narinig kong ito ganyan na maraming pinagsasabi si Miss J, ma, demonyo na to. Nasaktan ako sa mga dito na bad trip ako bigla sa pangumukha ng babaeng ko si Miss J at na nakaramdam ako ng pagkakahabag dito sa anak kong si Rachel Morales. Ilang mga sabi ko, sa mga nagmamahal kay Rachel, ipakita niyo yung mahal niyo, iparamdam niyo kay Langga na mahal niyo. Gawin niyo kung ano yung dapat gawin. Bilang ano lang din, kasi araw-araw ito yung pinakilig, araw-araw ito yung pinasaya ng isang Rowell at saka Rachel. E ngayong dumating sa puntong mayroong nanghamak sa kanya, nang ba sa kanya, masakit yung mga pinagsasabi, don't tell me, mananahimik lang din kayo.
So yun lang guys ha, yun lang masasabi ko. Pagmahal mo, ipaglaban mo. Huwag kang manahimik. Yun lang ang masasabi ko. So hanggang dito na lang sa hanggang dito lang guys, Miss Wow Life TV to Service. Miss J, masusundan pa to kung ayaw mong tumigil, kung ayaw mong magsalita, or ayaw mong sabihin yung buong katotohanan. Kasi araw-araw kitang sasampalin talaga. Tingnan mo, aalugin ko talaga yung alimpatakan mo. Yun lang yung masasabi ko. Put! So hanggang dito lang guys, at your service, Mr. Wildlife TV, please do subscribe. Sa hindi pa nakapag-subscribe guys, subscribe na. Kung ayaw nyo, hindi huwag, diba? Ganun lang yun. So guys, hanggang dulo. Asa Wildlife TV, ako na sa Wildlife TV, pero pangalan ko talaga si, pangalan ko talaga, Andy Wow. Ito pangalan ko, hanggang dulo, susuportahan ko. Hindi ko iiwan, or i-define ko talaga ang isang Rachel Morales. Ang anak ni Rishan Morales. So, ayun lang guys. Hanggang dito lang. Shout out sa inyo lahat. Magandang-maganda. Ano po? Happy Sunday po sa inyo lahat. May maya, baka mag-karaoke tayo. Bye-bye! Shout out po sa inyo lahat. Roche Langa and Dudang Pants. God bless.